Naniniwala ka ba sa isang panaginip? Meron akong nasumpungan na isang kwento na tila ba pumulusok ako sa napakalalim na panaginip. Pagmulat ko, napunta ako sa isang lugar na parang punong-puno ng mga ulap. Nang tumuloy ako, biglang nanikip ang aking dibdib. Tila hindi ako makahinga. Ang sakit-sakit ng pakiramdam ko. Halos kasing sakit gaya nung iniwan mo ko. Buti na lang, biglang may dumating na tila ba mahiwagang anghel. Suot niya ay puti at mukha siyang nagniningning. Feeling ko, biglang nagliwanag ang kinaroroonan ko. At sa aking sapantaha ay isasama niya ako. Tama nga, inaya niya ako sa nakita kong lugar at hinayaang maglibot. Ang dami kong naramdaman. Isa dito, ramdam ko na may puso na tila ba ito'y tumitibok pero lubhang humihina na, pahina ng pahina. Para siyang simoy ng hangin na dumadampi sa aking pisngi. Ramdam ko parang paubos na rin ito. At medyo nagtataka nga ako sa paligid na naaapakan ko. Maganda siya. Pero bakit parang ramdam ko parang may mga nilalang na naghihingalo? At pakiwari ko ay napakaraming puso't kaluluwang nalulungkot at tila ba humihingi ng tulong at saklolo. Ang tindi sa pakiramdam, para bang kagaya ng mundo na kinamulatan ko, meron ding mga problema, mga pasakit, pandemya, at mga taong nagkagulo-gulo dahil sa gutom, kawalan ng trabaho, kahirapan, at mga sakit na tila ba ang hirap itakwil. Pero sa kabilang banda, ang alam ko, umiinog ang mundo at lahat nagbabago. Kaya sa paniniwala ko, maaari pang kumapit sa pag-asa ng mabuting pagbabago. Kaya kalaunan ay napagtanto ko, babangon ako, ilalaban ko to. Dumating man ang kabiguan o rumaragas ang bagyo, dasal ko lang maging handa ako sa bawat matinding hagupit nito. Di patitinag, laban lang. At sa huli, sa kinalalagyan ko, ay biglang ramdam ko na tila ba inuugoy ako. Ramdam ko ang sobrang lamig, sobrang tahimik. Mapayapa sa aking isip. Lumipas ang ilang sandali. Napabalikwas ako. Ay, nakatulog pala ako. Mga panaginip lang pala ang lahat ng mga nakita ko. Pero sa aking isip, mananatili. Magkagayon man, dasal ko pa rin at tuloy kong ipagdarasal ang mga kapwa-tao ko na dumaranas ng anumang sakit, karamdaman at kung ano-ano mang problema na kanilang pinagdadaanan. At sa ngayon, sa kalagayan kong ito, sasabihin ko sa sarili ko, bangon, tuloy ang laban.